Ang munting kwentong ito ay hatid sa inyo ng Children-Focused Initiative for Health Literacy and Development o Child Campaign ng MIU Health Caravan, Gawad Panitikang Pangkalusugan at Immunity ng MIU Sigma Phi Sorority. Ito ay kapwa itinatanghal ng Zonta Club of Makati Legazpi at handog sa inyo ng Insular Life Sheroes. Ito ay pinamagatang What I Cannot Find in Google. Handa na ba kayo, mga bata? Simulan na natin ang munting kwento. May kakaibang nangyari sa loob ng aming bahay. Bigla ay parang naging ibang mga tao ang dalawa kong kapatid. Biglang naging ibang ate ang aking ate Cha. Kay tagal na pala niyang di lumalabas sa kanyang kwarto, nalanta at namatay na ang kanyang mga tanim na rosas sa aming hardin. Matagal ko na rin di naririnig ang mga paborito niyang musika sa aming bahay na lagi niyang sinasabayan. Hinahanap ko ang kanyang sintunadong boses. Di na rin siya nagluluto ng masasarap na pancake na paborito namin ni Kuya Kiko na merienda sa hapon. Parang di ko nakilala ang aking ate Cha. Biglang naging ibang kuya rin ang aking Kuya Kiko. Kahit tagal na rin pala niyang di lumalabas ng kanyang kwarto. Nasa garahe na lang lagi ang kanyang bisikleta. Teka, nakalimutan na yata ni Kuya Kiko. Di pa ako natututong magbisikleta eh. Kailan ba niya ako huling tinuruan? Naku, hindi ko na matandaan. Lagi na lang nakasabit ang kanyang gitara. Teka, sabi rin niya, tuturuan niya akong maggitara. Ay, kailan ko kaya muling maririnig ang pagkanta ni Kuya? Bihira na kaming kumain ng pancake na aming merienda kung hapon. Teka, kailan nga ba kami sabay-sabay na kumain ng almusal, tanghalian at hapunan? Matagal na rin hindi kasi di ko na matandaan kung kailan. Kung sino ang gutom, siyang sumasandok ng pagkain at kumakain mag-isa. Teka, di na rin pala ako natuturuan ng aking ate at kuya sa aking mga assignment. Lagi na lang nilang sinasabi, madali lang yan, hanapin mo sa Google o i-Google mo lang. Mas madalas ko nang kaharap ang Google kaysa mga kapatid ko. Teka, ako nga rin pala, madalang lumabas ng aking kwarto. Bakit pa ako lalabas? Pwede naman akong maglaro kahit mag-isa. Pwede akong makapunta kung saan-saan ang mag-isa. Pwede kong makilala ang iba't ibang bida sa laro ng mag-isa. Pwede kong pasukin ang isang gusali ng mag-isa basta't may bala ang aking Armalite. Pwede akong manalo sa gera ng mag-isa. Pwede akong maging sundalo ng di namamatay. Kaya, bakit pa ako lalabas ng aking kwarto? Lahat naman pwedeng mahanap sa Google. Pero teka, kamusta na kaya ang aking mga kaibigang sina Jed, Paul at Jem? Hinahanap kaya nila ako? Ano kaya ang bago nilang laro? Ang tagal ko na rin palang di nakakapaglaro sa plaza. Ang tagal ko na rin palang di nakakakain ng fishbowl at nakakainom ng palamig kasama sila. Makilala pa kaya nila ako? Ako si Babsy, ang inyong tabatsoy na kalaro. Ang dami na pala naming di nagagawa ni na Ate Cha, Kuya Kiko at ako simula nung ibili kami ni na Mama at Papa ng sari-sariling computer at magkaroon ito ng internet connection. Simula nung magka-computer kami, nakalimutan namin ang mga bili ni na Mama at Papa. Cha, huwag mong kakalimutang ipagluto ang iyong mga kapatid. Sabay-sabay lagi kayong kakain, bili ni Papa. Kiko, ikaw ang bahala sa iyong mga kapatid, lalo na kay Babsy. Turuan mo siya sa kanyang mga assignment, bili ni Mama. Babsy, lagi kang magtatanong sa iyong ate at kuya. Bilin sa akin ni na Papa at Mama noong isang taon bago sila umalis papuntang Dubai. Pero isang araw, nawala ng kuryente. Naisip ni Ate Cha na bisitahin ang kanyang hardin at magtanim ng mga bagong rosas.
Kumakanta pa si ate habang nililinis ang aming hardin. Narinig ko na uli ang kanyang sintunadong boses. Nilabas naman ni Kuya Kiko ang kanyang bisikleta at tinuruan niya ako. Pagdating ng hapon, tumugtog pa siya ng gitara. Sabay-sabay kaming kumanta sa saliw nito. At inilabas ni Ate Cha ang kanyang inilutong pancake. Ang sarap! Sabay-sabay kaming nagmeryenda. Kay dami kong na-miss sa aking dalawang kapatid. Sunod-sunod ang mga tanong nila sa akin. Pakiramdam ko, na-miss din nila ako. Kuya, paano bang mag-gitara? Turuan mo ako, hiling ko kay Kuya. Ate, paano bang magluto ng pancake? Turuan mo rin ako, hiling ko kay Ate. Oo ba? Sabay nilang sagot. Excited na ako sa mga darating na araw. Gusto kong matutong tumugtog ng gitara nang maawit ko ang mga paborito kong kanta. Gusto kong matutong magluto ng pancake para maipagluto ko rin sina Mama at Papa. Tiyak na pwede ring mahanap sa Google kung paano mag-gitara at magluto ng pancake. Pero alam kong mas madali akong matututo kung sina Ate at Kuya mismo ang magtuturo sa akin. Lahat na nga ay pwedeng makita sa Google. Pero tiyak na hindi, ang sayang mararamdaman ko habang tinuturuan ako ng aking mahal na Ate at Kuya. Ano ang pangalan ng bida sa ating munting kwento? Tama! Si Babsy! Sa simula ng ating kwento, ano ang kakaibang pangyayaring napansin ni Babsy sa loob ng kanilang bahay? Hindi na masyadong lumalabas ng kwarto ang kanyang mga kapatid na si Ate Cha at si Kuya Kiko magmula nang sila ay magkaroon ng computer. Hindi na sila masyadong nakakapag-usap at nakikipagsalamuha sa isa't isa. Noong nawalan ng kuryente sina Babsy isang araw, ano ang naging kinalabasan nito? Tama kayo! Muling nakapag-bonding ang magkakapatid. Natulungan nila si Babsy sa kanyang mga aralin at sila'y nagsalo-salo sa luto ni Ate Cha at nag-jamming sa tugtog ni Kuya Kiko. Sa panahon ngayon kung saan nasa internet na ang sagot sa halos lahat ng ating katanungan, ano ang napagtanto ni Babsy na hindi niya kailanman mahahanap sa Google? Walang iba kundi ang tunay na kasiyahan at pagmamahal na makukuha sa pamamagitan ng pag-Google ng oras kasama ang pamilya o ang mga mahal natin sa buhay. Mula sa kwentong ito, ano ang pwede nating gawin upang mas maparamdam sa ating pamilya ang pagmamahal natin sa kanila? Marami ang pwedeng gawin. Walang iisang tamang sagot dito. Ngunit, pwede rin nating gawing ehemplo ang pamilya ni na Babsy. Ang sabay-sabay na pagkain, ang pagtutulungan sa mga gawain pang eskwela, at marami pang iba. Ikaw, ano ang iyong nais gawin kasama ang iyong pamilya? At dahil natapos ninyo at ng iyong tagapag-alaga ang pakikinig at pagsagot sa ating munting kwento ngayon, binibigyan ka namin ng isang star! Congratulations sa inyo! Maaari kang magpalitrato kasama ng star at i-post o i-comment ito sa aming Facebook page, New Heels, kung okay sa iyo at sa inyong mga magulang. Ang munting kwentong ito ay isinulat ni Genaro Goho Cruz at inilarawan ni Crisel De Leon. Nais naming pasalamatan ang mga naging bahagi ng proyektong ito. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating munting kwento. Abangan niyo ang mga susunod pang kwento na tsakpang kapupulutan ng aral. Patuloy na manood at ipunin ang mga stars. Sa panahon kung saan laganap na ang paggamit ng computer at internet, mahalagang maglaan pa rin ang oras upang maparamdam natin sa ating pamilya ang pagmamahal natin para sa kanila. Hanggang sa susunod!
Ang proyektong Munting Kwento ay nagtatampok ng mga kwentong nagwagi sa Gawad Panitikang Pangkalusugan Story Writing Competition. Ito ay isinagawa ng New Health Caravan Child Campaign, Gawad Panitikang Pangkalusugan, at Immunity sa ilalim ng New Health Education and Literacy Advocacy ng Mu Sigma Phi Sorority. Ito ay kapwang itinatanghal ng Zonta Club of Makati Legazpi at handog sa inyo ng Insular Life Sheroes. Kasama ang PGH Department of Pediatrics, Child Protection Network, at Mu Sigma Phi Fraternity. Pati na rin ang mga sumusunod.